Magandang araw mga ka-pet pals. Last week, nakita natin yung iba't ibang miniature horses ni Engineer Nerio Franny. Ngayong episode na to ay mapapakita niya naman yung iba't ibang St. Bernard na alaga niya. At isa dito ang Philippine champion na si Fivey. Bakit nga ba Fivey ang pangalan niya? Tara, alamin natin! Sa totoo po, nagsimula akong mahilig sa mga dogs. Una po sa Siberian Husky. Ano po pala rito yung yung White Shepherd bago po Siberian Husky. At ito pong huli na kursunadahan ko po itong St. Bernard. Una pong nakita ko nung tuta pa, si Fivey, siya po yun. Tuta po siya na mga 2 weeks old pa lang. Nakadapa po siya. Andoon po yung number 5 doon sa likod niya. Yun po yung birthmark niya. Kaya po pinangalan ko siyang Fivey. Naisip ko na siya yung aso na dapat pong i-breed kasi po swerte nga ako sa number 5. Talaga po naman kasi ngayon po champion siya noong last May 13 sa dog show po ng Cavite All Breed. Sa totoo ang St. Bernard, alam naman natin na kahit search mo sa Google, makikita mo na sila yung aso na siya yung savior dog. Tapos sila po yung sabi natin na mabait siya, mabait sa mga bata, pero katatakutan din po dahil sa kanyang size. Sa totoo po, yung alaga ko po na miniature horse na 32 inches, sila po ang aso na 32 inches din po yung height. Si Fivey po yung unang-unang gusto ko lang maging St. Bernard. Pero dahil nga may kapatid siya na 4 na female na babae, kinuha ko rin po para maging breeder ko sa susunod na panahon. Sa totoo po, si Fivey po, apo po siya ni Douglas. Yung po isang celebrity dog na nasa Baguio o sa Mines View na pinapagpapicture po ng karamihan. Nasasabi ko na si Fivey siya yung pinaka-macho. Talagang may bulto yung katawan niya, kaya ang ganda niyang tingnan. Pati yung ulo niya, malaki. Medyo behave siya pag nakasakay sa golf cart. Sinasanay namin siya sa sasakyan kasi nga balak namin talaga na ipapasyal siya lagi. At kung may mga kasayahan, pwede siyang maging guest. Meron silang trainer. May trainer po. Si Alas po kasi yung trainer sa Obedience. Graduate na po lahat yung 5. Nitong sumali sila sa show, nandoon po yung aming train naman na bukod po yung pong formation dog show. Na kailangan po nakapose sila para po mapigyan sila ng magandang score. Meron kasi akong pinaka-alagaan talaga na kailangan malaki yung kulungan mo. Nag-adjust nga kami kasi sa una, hindi namin akalain na ganito pala yung size niya. Kaya yung kulungan namin, nag-adjust kami na mas malaki. Okay naman sila, magkaka-vibe sila. Pagsasama-sama rin namin siya sa tayo, pwede silang palakarin ng sunod-sunod. Sa maintenance naman, sa totoo medyo magastos ang dogs kumpara sa manok. Malaki sila, kaya medyo mas marami sila pagkain. Pero meron din kaming technique para, may sekreto kami sa technique sa pag-aalaga para hindi siya ganun kagastos. Nagamit kami ng mga organic na pagkain na nakakatulong sa kanila. Nakakatulong din sa budgetary. Ngayon, pwedeng PM lang kayo sa akin para pwedeng sa inyong idea. Ngayon po, the best po na nagkaroon ng pet options. Ito po yung Excellence Products na malaking tulong sa amin. Lalo sa akin bilang breeder ng aso. Lalo na po yung nung sumali kami sa show, ginamit po namin ng Petrebus. Na, kasi alam naman natin na 9 months old lang sila. Kumbaga andoon yung stress. Ngayon po, andyan naman po yung mga ibang suporta po sa amin ni Doc Harold, yung pong, kung ano yung vitamins namin kailangan, kung ano po yung ginagamit namin na shampoo sa kanila, andun din po yung tamang day o month kung kailan siya purgahin. At siguro po para sa mga kaibigan ko rin o kasamahan na nasa larangin ng pagbibreed ng aso, nakagaya ko na baguhan, pwede po tayo lumapit kay Doc Harold para po ng excellence, para po maibigay sa atin yung mga detalye. Sa akin kasi bilang breeder na meron akong mga tauhang nag-aalaga, ang pinaka-importanting nakita ko na the best yung may puso nga o pagpapahalaga doon sa alaga nila, yung taga-alaga ko.
Kasi sa totoo, hindi ko naman kayang tutukan araw-araw kung ano yung kailangan ng aso. Pero kailangan, sasabi ko lagi sa kanila, nasabihin sa akin, o sa kanaan dyan na yung mga kailangan. Nasasabi ko na sa atin, para mag-isa tayong, magkaroon tayo ng tauhan na alagang magaling. Sa totoo, sila ang alagang magaling. ako, siguro, breeder na maayos. Pero ang alagang magaling talaga natin, yung talagang personal nating mga farm boys na nag-aasikaso oras-oras, kapiling at kasama ng ating mga alaga. Muli, maraming salamat mga ka-pet pals, mga manonood. Sana matupad yung pangarap ko na maging celebrity dog si 5B o ang kanyang magiging anak o kanyang mga kapatid within next year siguro. Imbitahan namin kayo, siguro susunod namin guesting dito yung sa lugar na meron tayong space na mabibisita niyo yung lugar na hindi lang mga pets, siguro may maganda ring lugar na mag-e-enjoy ang buong pamilya at ang aking mga bisita. Maraming salamat, Engineer Nerio Frani, sa pagbahagi ng iba't ibang St. Bernards at iba't ibang aso ninyo at last week yung iba't ibang miniature horses. Maraming salamat din sa pagtangkilik ng Pet Options products, lalo-lalo yung Pet Rebus, na talaga namang nakikita natin tumutulong sa performance ng inyong aso. At sana patuloy pa rin kayo mag-support sa mga iba't ibang Pet Options products. Muli, ako po si Dr. Harold Ray Dabaisip, ang brand manager ng Pet Options. 'Cause we care for them all, big and small.